Ito po ang teleradyo serbisyo, ang puntahan ng bayan at DWPM Radyo sa East 30, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin, 6:04 ng umaga. Gising! Gising! Gising, Pilipinas! Simulan ang umaga na puno ng impormasyon at mga balitang dapat mong malaman. Ang katawan ay igalaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni na Alvin El Chico, Alvin El Chico at Doris Bigonia. Doris Bigonia. Gising na. Gising na. Bangon na. Bangon na. Gising, Pilipinas. Good morning. Nabuhay na ba ang inyong mga katawan mula sa pagkahimlay, Kaosen? At talagang pagkahimlay. Pagkahimlay. Ano? Monday na Monday. Bago na po. Oo. Magandang morning po. Hello, hello, hello po. Kayo po ay Lunes, April 1, 2024. Magandang gising, Pilipinas. Ako po si Jeff Canoy. Isang alam po ni Alvin. Nagbabakasyon. Kailan ba uwi niya? El Chico. Nasa Turkey. Turkey. Uh-oh. 27, 28, 29. Mm-hmm. Turkey. Ayan. Ganun na. Ang aga ng joke na yun. Monday na Monday. Good morning po. Sa pangalan naman ng Mucha ng Masa. Ako si Sherry Antores. April 1 po ngayon. Huwag po tayong magpapaloko. April Fool's Day. Oh, April Fool's Day. Oo. Akala ko nga niloloko ako ni Camille. Na, oh, ikaw ang magigising Pilipinas ngayong Monday. Mm. Sabi ko, wala pang April Fool's. Oh, no, nagpabudol na ako. Oo, mahaba-haba pa yan, Tito Chief. Oo, hindi na natin na. Ayoko mag-commit on air. O, diba? O, paano? Kamusta po kayo mga kaserbisyo? Kamusta, ikaw, Sen, kamusta naging Holy Week? Well, hindi. Nakapag-visita iglesia kami, Tito Chief. Hmm. Tapos, Sabado, nandito na ako kasi may programa kahapon. May programa. Oo, so balik-balik na sa katotohanan. Ah. Sabi nga ni Jonathan Maestrado, kung siya ay naging starring role yata doon sa kanila sa... Main character. Ang, yeah, yan ang Gen Z. Kami mga Gen Z, yan ang mga term namin eh. Main character. Main character. Oh, parang hindi mahalata kay Jonathan ng ano? Gen, Gen Z? Gen Z nung aling yun eh. Oo. So, ka nagpaka main character, Sen? Doon ako sa ano, nagpaka-Quezon ako. Quezon? Oo, tapos bumalik na ako agad ng Sabado. Ah. Kasi ayokong maging main character ng memo dito pag hindi ako hindi ikaw ang nagmadali. Oo. Oo. Ako sa Rizal naman, nagbisita iglesia, umakit ako ng Tanay, tapos pababa, yung Baras, Morong, hanggang makaabot sa pinakaduloy, Antipolo. Kaya yung ginawa namin mga 2-3 years ago ng mga kapatid. Taga Rizal. Sila ba yan? Tapos parang sa dulo, nakasabay ko na yung mga paakyat ng Alay Lakad. Uy, grabe yun ha. Buti hindi ka sobrang ipit. Parang, ano ba, tama ba yung bilang ko? Million-million, ano? Million, saka medyo traffic. Kaya pag uwi ko sa bahay, yung Biyernes Santo ko, nag-alay tulog naman ako sa pago. Borlog. So, Monday po ngayon na. Hello, hello po. Ito po muna ang ating panggising na balita. Milyon-milyong deboto ang nakiisa sa tradisyonal na Alay Lakad, papanik sa International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage o Antipolo Cathedral sa Antipolo Rizal noong Holy Week. Sa tala ng simbahan, halos 8 milyong deboto ang dumagsa sa katedral mula gabi ng Huwebes Santo hanggang umaga ng Biyernes Santo. Karamihan sa mga deboto ay panata ang pagsama sa Alay Lakad bilang pasasalamat sa biyayang natanggap mula sa Poong Maykapal. Sinabi ni Antipolo Cathedral Rector Father Renante Tolentino na ipinapakita nito ang malalim na pananampalataya nating mga Katoliko sa Panginoong Hesukristo at Mahal na Birheng Maria. Ilang volunteer groups at church organization ang namahagi ng tubig at pagkain sa mga nag-alay lakad. Mm-hmm. Kung sa Antipolo meron
na dagsaan sa Black Nazarene. Dumagsa rin ang mga tao noong Good Friday. Halos 800,000 deboto naman ng Black Nazarene ang dumagsa sa Good Friday procession ng mahal na poong itim na Nazareno sa Quiapo, Maynila. Tumagal ng halos 12 oras ang prosesyon ng Black Nazarene na inikot sa Avenida CM Recto Avenue at mga kalsada sa paligid ng Quiapo. Sinabi ni Manila Police Director Brigadier General Arnold Thomas Ibay na naging mapayapa ang prosesyon ng imahen ng itim na Nazareno. Higit 100 deboto ang nasugatan o hinimatay ang binigyan lunas na mga emergency responder. Sa ibang balita po, ipatutupad na ng Bureau of Immigration ngayong araw ang pag-i-issue ng e-pass para sa mga Pilipinong darating sa bansa at dadaan sa electronic gates sa mga international airports sa bansa. Bahagi ito umano ng pagpapadali ng proseso sa mga e-gate para sa maayos na paglilipad sa tinatawag na label-free border clearance sa bagong proseso. Makatanggap po ng confirmation ng kanilang pagdating ang mga biyahero sa kanilang email address na inilagay sa e-travel system. Inanunsyo naman ng ahensya na hindi na gagamitin simula ngayon ang arrival stickers. Nako, ayan pa. Uy, marami nag-aabang sa, alam mo yun, part ng experience yung, di ba unti-unti na wala yung stamp. Tapos yung sticker, di ba minsan nakakalimutan ng kunin para i-dikit. Ngayon parang wala na palang ano, arrival stickers. Oo, kasi nga daw part ng ano, ng pagtitipid, pagmamahal sa kaligtasan. Nice. Pero syempre, yun nga part na experience yung, di ba, yung mga tao lagi pinapakitang punong-puno yung passport nila ng mga tatak. Ay nako. Anyway, eto na. Meron ng e-pass, may hahabulin na o hahabulin na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga kolorum na pampasaherong jeep na bigong mag-consolidate ng kanilang prangkisa. Simula po sa Mayo 1, hahabulin na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga kolorum na pampasaherong jeep na bigong mag-consolidate ng kanilang prangkisa na magtatapos sa April 30. O magtatapos sa April 30 ang tatlong buwang palugit na ibinigay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga chuper at operator na mag-consolidate alinsunod sa PUB o PUV Modernization Program ng gobyerno. Sinabi ni LTFRB Chairman Chofilo Guadis na patapos na ang ahensya sa Phase 1 ng Modernization Program at halos 80% na anya ng mga public utility vehicle ang sumama sa korporasyon o kooperatiba. Ang babala ni Guadi sa mga mabibigong mag-consolidate, mawawala na sila ng prangkisa at hindi na papayagang makabiyahe simula Mayo 1. Unang itinakda doong December 31 ang deadline para sa franchise consolidation pero pinalawig ito ng Pangulo hanggang katapusan ng Abril. So ayusin nyo na po. Ayusin na po ha. Ito po, pinalakas pa ni Pangulong Marcos ang maritime security ng bansa sa harap ng patuloy na iringan sa China sa West Philippine Sea. Nilagda ng Pangulo ang Executive Order No. 57 o pagbuo sa National Maritime Council mula sa dating National Coast Watch Council na layong itaas ang kamulatan ng mga Pilipino sa pinag-aagawang teritoryo. Sinabi ng Pangulo na kailangan palakasin ang maritime security at kamalayan sa maritime domain sa harap po yan ng mga seryosong banta ng China. Hindi lamang sa pambansang seguridad at soberanya kundi maging sa tahimik na pamumuhay ng mga Pilipino. Pamumunuan ng Executive Secretary Lucas Bersamin ng NMC na inatasang bumalangkas sa mga estratehiya at mga patakaran para sa epektibong pagpapatupad ng EO 57 sa loob ng 60 araw mula sa pagpapatupad nito. May 12 miyembrong kagawaran at ahensya ang NMC kabilang ng Department of National Defense at National Intelligence and Coordinating Agency o NICA. Samantala, 21 ang namatay sa mga aksidente sa kalsada at pagkalunod noong Semana Santa. Ayon kay PNP Chief o Spokesperson, PNP Spokesperson Colonel Jean Fajardo, 19 ang namatay sa pagkalunod mula March 25 hanggang 30, kung saan karamihan sa mga biktima ay mula sa Calabar Zone. 3 naman ang nailigtas sa pagkalunod, 2 ang patay at 3 ang sugatan sa magkakahiwalay na aksidente sa kalsada sa Central Luzon at Bicol Regions. Bukod dyan, nakapagtala rin ang PNP ng mga kaso ng pagdanakaw at 5 kaso ng child abuse. Inilagay sa heightened alert ang PNP noong Semana Santa kung saan 52,000 pulis ang ipinakalat para sa pagbibigay ng seguridad.
Grabe yung mga nalunod, ang dami. O, naku, ayan yung laging taon-taon binabantayan kapag Holy Week din talaga, Sen. Yung mga kaso ng pagkalunod, ang dami. Oo nga eh. Parang ganun, yung mga numero nakikita natin, nakakagulat. Oo, alam mo, Tito Chief, yun yung ako, aminado ko, hindi ako marunong lumangoy. Kaya ako takot ako sa mga, lalo na dagat. Hindi rin kasi kami nag-observe ng mga liguan-liguan pag Holy Week. Pero maliban doon, kahit anong okasyon o walang okasyon, kapag hindi ka marunong lumangoy, wag mong pairalin yung tuwa mo ba? Oo. Yung tapang mo na, ay, andyan naman yung kaibigan ko o may kasama ko, di ba? Pero ay may mga nakakilala rin ako dati, mga eksperto na ang sinasabi, mga survival experts, mga para sa isang bansa na may higit 7,000 isla na malapit tayo sa tubig, napakaraming tubig na nakapalibot sa ating mga isla, syempre, parang kulang na kulang tayo sa training nga sa paglangoy, pagsisid, di ba? Parang dahil yung environment natin, gusto nila parang maaga pala yung mga bata talaga matuto kung ano bang mga gagawin. Even yung mga pag-rescue, kunyari. Kasi maraming, minsan mga nadadamay, di ba? For example, may mga kwento rin tayo naririnig ng pagkalunod na yung sumagip dahil hindi alam kung ano rin yung paano yung tamang pagsagip. Eh, nasasama sila doon sa mga bilang ng mga casualties, kumbaga. Oo, totoo yan. Kaya nga, masabi ko lang, ang natatandaan ko si Senator Win Gatchalian, meron, matagal na to, ilang beses niya na itong pina-file na magkaroon talaga ng proper swimming education sa schools pa lang. At ito si dating Education Secretary Leonor Briones, kasama rin yan dun sa kanilang, sa kanyang mga plano. Ang problem nga lang, kung yung classrooms ay kulang, paano pa yung pagpapalagay ng swimming pool ayun sa mga eskwelahan? Swimming pool. Uli, no? Ay, sana po gawa natin na paraan, usually yung mga ganyang pangyayari, yung mga lugar na, for example, sa mga tulay-tulay, yung mga riprap na, yun yung mga usually nilalanguyan na walang mga supervision yung mga bata, yung mga lifeguard, ganyan. O kahit naman mga eksperto, yung mga trained talaga. Wala pong nagbabantay, kaya ganyan yung mga nangyayari. Kasi ngayon ang mahal para matuto kang lumangoy, di ba? Mahal, matuto, mahal din makaharap ng lalangoy yan. Oo, totoo yan. Ay. Pilipinas. Sa utang lang tayo lumalangoy. Ay. Sa utang, problema, corruption. Huwag na natin bigyan ng dagdag stress ang ating mga taga-pakinig. Lalo na po sa mga bumubiyahe ngayong Monday morning. Pero para alamin po natin kung ano nga ba yung sitwasyon ngayon, sa ating mga kasada, syempre lalo na yung mga bumabiyahe, humahabol, makapasok ngayong araw galing sa bakasyon. Kumalma na kaya ang lagay sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Makausap po natin ang kanilang tagapagsalita, si Jason Salvador. Sir Jason, hello, hello po. Magandang morning. Morning, sir. Hello, hello, hello. Good morning, Sir Jeff, Ma'am Sherry. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa lahat na nakikinig sa atin. Ano sir, nakapahinga na ba kayo sa PITX? Hindi pa sir, hindi pa tapos ang laban. In fact, Sir Jeff, Ma'am Sherry, no? Ngayon, ito yung isa sa pinaka-inaasahan natin na magkakaroon tayo ng mataas pa rin na foot traffic. Kasi historically, Sir Jeff, Ma'am Sherry, yung Monday talaga after a long weekend or a long holiday, napakataas ng foot traffic. Kasi pagkaganyan, yung mga kababayan natin nag-uuwian sabay-sabay. No? Bukod dun sa Sunday, Monday talaga very crucial kasi karamihan sa mga kababayan natin, pag uwi nila galing probinsya, dumidiretso na sa kanilang mga trabaho, hanap buhay. Kaya talagang in-expect natin ng medyo mataas na foot traffic. In fact, kahapon, Sir Jeff, Ma'am Sherry, nakapagtala na tayo ng 126,000. Ano? Almost 127 yan. Today, in-expect natin not less than 130 to 135,000. So medyo marami-rami. Ang bulto naman yan ngayong umaga, magmula alas 5 kanina hanggang alas 9 mamayang umaga. And then, siguro konti sa tanghali and then konti sa hapon. Dun. After that, yung mga lanila na lang, yung mga iba na iwan Tuesday, Wednesday. So, medyo patapos na rin. Yung mga nag-extend na kanilang vacation, no, Sir Jason. Sa ganyan, Sir Jason, yung mga numerong binigay mo, kumpara nung mga nakaraang taon, no, at least last year, ay tumaas ba yung bilang natin? Ay, oo. Mas mataas talaga ngayon, Sir Jeff. Ano? Kasi ikukumpira talaga natin last year. Alam mo naman, last year, nasa tail end pa tayo ng pandemya. May konting restrictions pa. May konting agam-agam pa yung ating mga kababayan sa pagbabiyahe. Eh, ngayon, wala na talaga. So, parang nakawala talaga itong mga kababayan natin. Nag-revenge travel. Eh, talagang sumipa yung bilang ng ating mga pasahero.
malaki yung difference, Sir Jeff, no? Siguro kung i-compare natin, more than 20, almost 30% yung sinipa niyan. Ang ano pa dyan, meron pa tayong holiday na paparating, ano, yung April 9 and 10. Kaya sa tingin natin, hindi pa to talaga bumuhos kasi yung iba baka magpapaliban muna. Total, may susunod pang long weekend. Mm. Pero Sir Jason, kumusta naman yung dating na mga bus? Okay naman, Ma'am Sherry, no? Kung tinatanong natin yung bilang, sapat naman yung naging bilang natin kasi maaga tayo nakapaganda, naiplano natin ng mabuti. So yung mga stakeholders natin tulad ng mga bus companies, nakapag-abang sila ng additional units. Tapos yung sa government side, na-ready rin naman nila yung mga special permits. So naging smooth naman, Ma'am Sherry, wala naman naging problema. Maganda rin kasi napag-aaralan yung data kahit paano, siyempre napagandaan natin. And then since matagal na natin itong ginagawa, medyo plakado na natin. Mm-mm. Sir, itong may pinapakita kasing video dito sa teleradyo servisyo, no? Yung parang meron pa rin na kahit nang sabihin natin na from 120 to 130,000 na mga pasahero ngayon, tuloy pa rin yung pag-i-inspect sa mga bagahe, no? Ay oo, siyempre importante pa rin yan, Ma'am Sherry. Eh, no? Although puro karamihan sa mga pasahero natin ngayon na pabalik na, no? At na-inspect naman na sila kahit papano doon sa kanilang pinanggalingan. Pero siyempre hindi pa rin naman tayo pwede sa walang bahala kasi sasakay pa rin naman natin sila sa iba't ibang mode dito sa Metro Manila. So kailangan tiyakin natin na okay pa rin at ligtas yung mga bagahe nila. Ngayon, Sir Jason, posible, sabi mo nga, hanggang alas 9, tapos magkakaroon nili ng bulk ng mga pasahero mamayang pahapon hanggang late night, no? Ano lang po yung mga gusto nyo na ipaalala dito sa mga pasahero natin, lalo na yung mga nage-expect na mabilis yung magiging pag-uwi nila, pabalik ng Maynila o palabas ng Maynila? Well, unang-una, Ma'am Sherry, no, magbaon sila ng konting pasensya after a long vacation, siguro naman nakapag-refresh sila, eh baka ma-culture set sila ulit sa pagpasok sa Metro Manila. Asahan kasi nila na medyo may traffic talaga papasok dahil sabay-sabay nga sila. And then pangalawa, pagpapasok na sila sa terminal, particular sa PRTX, sana wag na nilang bitbitin yung mga pinagbabawal natin. Baka sakaling hindi nakita ito dun sa pinanggalingan nila, eh dito, medyo mabibinbin pa sila. Ngayon, kung nagmamadali sila, papasok pa sila sa hanap buhay nila, eh para hindi na sila maabala, wag na nila bitbitin yung mga pinagbabawal tulad ng mga bladed weapons, di ba? Yung mga bagay na mabilis sumiklab, siyempre, hindi pa rin natin papayagan yan. Yung mga ganoong bagay, para at least iwas abaya. Mm-hmm. Ayun nga, Sir Jason, na nabanggit nyo, may 20 to 30% na spike yung dami ng paserong dumaan po sa inyo ngayon kumpara last year. Ito pong weekend, Sir Jason, kailan nag-start pick up ulit yung mga tao? O nag-ano ba siya? Kumalma ba over the weekend? O talagang tuloy-tuloy? Kasi, di ba, ang strategiya kumbaga ng ilan sa ating mga kaserbisyo, hindi, mag-drive, uuwi na ako ng Sabado pa lang para hindi ako makisabay sa expected na balik lahat sa Metro Manila. Ang nangyari, ang balita sa akin, traffic na nung Sabado ng gabi kasi ang daming nakaisip ng parehong plano. Correct. Oo, medyo nagkasabay-sabay sila, Sir Jeff. Ano? Actually, medyo kumalma in a sense, no? Mm-hmm. yung foot traffic natin nung Biyernes lang. No? Kasi noon 83,000 lang tayo, pero Sabado mataas pa rin, 107. Although relatively low yan, pero marami-rami na rin yun. Ano? Sabado 107, tapos kahapon 126, almost 127. Pare-pareho din kasi sila yung naisip, yung medyo iba, uy, mauna na ako, ayoko na sumabay doon sa bulto ng Sunday. Oh, so nagkasabay-sabay pa rin sila ng Sabado. Pero kagabi talaga, yung medyo challenge, ano? Makikita natin sa mga reports din sa mga expressways, sa mga Artilla Roads, papasok na Metro Manila. Medyo marami na rin talaga. Now, this morning, I'm sure, no, na maraming-marami na siya. Pero yun nga, expected naman natin to. So sana sa mga kababayan natin, huwag na rin silang umasa na ganun din kabilis, no? Asahan nila na may konting pagpila, konting pagsisikip. Parte naman po ito ng pagbabakasyon natin. Kasama natin ito sa back to reality. Back to reality. Back to reality. Wala namang mga untoward incidents na naitala, Sir Jason? Well, thankfully, wala naman. Ano? Awa ng Diyos, wala naman pong masyadong naabala, walang masyadong aberya. No? The usual lang, may konting pagpila, konting intayan. Pero yun nga, bunsod na rin ito sa mga last minute travelers natin, yung mga hindi nakapag-book ng maaga, siguro wala lang silang time to buy their tickets early. So yun lang po yung naging problema natin. But aside from this, ayos naman po. Mm-hmm. Aha, thank you, sir. Salamat po sa update at baka pagkatapos po ng bugso mamaya ay
makapahinga-pahinga na kayo. Makakalma na rin kayo, sir. No? At sana huwag ka matraffic, sir, ha? Oo. Sana nga po. Salamat po. Ingat po tayo. Thank you. Ingat, sir. Mm-hmm. Yan po si Jason Salvador, ang tagapagsalita po ng Paranaque Integrated Terminal Exchange, PITX, na nagpapaalala. Uy, Camille, Jason, kalma daw, ha? Baby, kalma daw. Oo. Uy, pero alam mo, Tito Chief, ha? Kung halimbawa sa PITX, medyo heavy na. Mm. Kanina, pagdating ko dito, baka napansin mo, ako kasi sa EDSA ako dumaan. Mm. Ano, 5:30, 5:20, nagba-blush na yung EDSA. Ah. Oo, sobra. As in, dito sa may McDonald's area. Uy, mamula-mula na. Oo, puro sasakyan na talaga. Kaya kung kayo po ay aalis at dadaan na EDSA, naku, umalis na po kayo. Oo. Baka malate kayo sa pupuntahan. Mag-alat po kayo ng extra time today. Kaya po yung mga nag-iinat-inat pa, ha? Oo. Makamalit kayo, ha? Huwag kayong sumunod doon sa bulong. Oo. Ako, mamutika na ako, eh. Oo, yung tipong igalaw-galaw mo muna yung mga paa mo. Mag-inin ka muna ng ano mo. Ay, nako. Alright. Ano pa bang... Uy, teka muna. Mga ganap natin. Oo, wala pa ba siya, no? Ayan pa na. Tingnan mo natin yung weather. Kasi ito rin, Asen. Yun yung masasabi ko pala. Nung itong pumunta kami ng Rizal, di ba? Init? Grabe. Sobra, no? Parang nakakasulasok yung init. Parang doble yung penitensya mo. Yun lang. I mean, kasama tayo sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Makakausap po natin ngayon si Miss Veronica Torres. Tita Veronica, maganda morning. Morning, ma'am. Magandang morning din po sa inyo dyan, pati na rin sa ating mga taga-subaybay sa Teleradyo. Sa kasalukuyan ay ridge ng high pressure area, nag-extend over the eastern section ng northern at central Luzon. So kapag ridge of high pressure area yung nakaka-apekto less, yung cloud development sa areas affected then resulting sa mga mas mababang pag-ulan. Para naman sa lagay ng panahon sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, asahan naman natin partly cloudy to cloudy skies condition, may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Wala naman tayong nakataas sa gale warning sa kahit na anong baybay na ating bansa at walang namomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. At yan po muna ang latest mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica C. Torres. Thank you very much, Veronica C. Torres, ang Pag-asa Weather Forecaster. Ito mukha na masyal din ito. Mm-hmm. Itong susunod natin. Hindi na pa yan, madaling araw. Uh-huh. Hindi itong mga biyahero po nga galing sa mga probinsya noong Semana Santa ay nagsimula na pong dumating sa mga bus terminal sa Maynila. Tignan natin kung totoo yung sinasabi ni Sir Jason, no? Nasa linya na telepono natin ngayon si Christian Yosores. Christian, maganda morning. Good morning, Jeff at Sherian. At isa sa mga motorista na iwasan muna yung mga kalsadang malapit sa mga terminal ng provincial bus sa Maynila dahil may pagsasigip ng traffic dulot ng mga dumadating na bus at pasahero galing probinsya noong Semana Santa. Dito sa may isang terminal sa may kanto ng Lacson at Earnshaw, sunod-sunod na yung dating ng mga provincial bus na galing Ilocos at Cagayan mula pa kaninang alas 2 ng madaling araw. Hindi naman hirap sa pagsakay yung mga nakausap pong pasahero dahil yung iba sa kanila ay may mga nakaabang ng kapamilyang sumusundo habang yung iba ay mabilis na nakakapag-book ng TNBS. Ang nagdudulot lang ng traffic ay kapag nagsasabay yung pagdating at pag-alis ng mga bus sa pabrik ng probinsya at yung mga taxi na nagtatawag ng pasahero. Kumpara sa mga dumadating na pasahero, mas kaunti naman na yung mga umaalis o pabalik ng probinsya. Halos lahat ay walk-in pero may mga ibang fully booked na biyahe na mamayang tanghali pa yung schedule ng alis. Sa kalapit naman na bus terminal na bumabiyahing Zambales, Cagayan at Kalinga, tuloy-tuloy din yung pagdating ng mga provincial bus na mula alauna ng madaling araw kanina. Kumpara sa kabilang terminal kanina, hindi naman ganun karami yung mga dumadating na biyahero dahil may mga pasahero na raw na nakabababa sa mga rutang dinadaanan ng bus paglabas ng Northwest Expressway. Karamihan din sa mga dumadating na pasahero dito ay nakakasakay naman agad ng tricycle pati na rin ng taxi o TNBS pauwi sa kanila mga bahay. Sa traffic, may kaunting pagbigat lang din dahil sa mga taxi at pili ng tricycle at yung mga dumadating na kotse para magsundo na mga dumadating ng pasahero. Oras-oras naman yung alis ng mga bus dito sa nasabing terminal na pabalik ng mga probinsya na halos lahat ay maluwag na maluwag kahit pa walk-in. Yan muna ang sitwasyon dito sa Maynila. Christian Yosores para sa Teleradio Servisyo. Okay, thank you, Christian. Christian, saka nag-Semana Santa? Dito lang, sa may Laguna lang, malapit-lapit lang. Ah, balita ko masarap yung buko pie dyan.
Saan ka ba sa Laguna? Sarado, mo? Sarado yung mga tindahan. Uy, alam mo nagbukas na nung Sabado de Gloria, wag buko niloloko. Ay, nandiyan ako noon. Nakauwi na ata ako noon. Ah, eh baka mapadaan ka, 'di ba? Sakay ka ng bus ngayon. Oo. Oh, sabi mo madali lang. Oh, Christian, alam mo sa mga bus may sumasakay na nagtitinda. Uso pa ba 'yon yung mga itlog-itlog? Oo, meron pa rin. Ah. Nag-ano na nga sila eh, nag-progreso na sila. Meron na silang chicharon. Ah. Minsan nga may mga umakyat pang mga pugo eh, 'di ba? Tapos may asin, sarap. 'Di ba? Oh, Christian. So wala ka na sa Laguna, sa bus terminal ka, Christian. Andito na tayo sa Maynila, nakabalik na tayo sa Maynila. Okay, pag sa pag-iikot mo ng mga bus terminal, may mga lata rin ng biskuit dyan, baka naman. Oo, kasi may kape dito. May kape dito eh, kulang na. Biskuit na lang pala ang may kulang. May panulak, walang pambara, paano ba yan? Oo, yan, mamaya mahuli na naman tayo kumakain. Oo, kumakain. Christian, thank you, ingat sa pag-iikot dyan. Maraming salamat. Thank yan po you. Si Christian Yusores. Balik bakalan po tayo ngayong umaga. Oo, balik po tayo ngayon. Mahirap ang buhay. Kaya aga-aga eh. Hi. Oo. O marami pa po tayo yung pag-uusapan at syempre, titignan din natin yung ibang yung mga sitwasyon sa NLEX, sa CTEX, mga expressway po natin. Gayun din po sa airport. May makakausap din tayo mamaya sa inaabangan yung developing story syempre sa Senado, no? Oo. Tsaka sa West Philippine Sea din. West Philippine Sea. Check-check po natin later. Magbabalik po ang Gising Pilipinas! Gising na! Gising na! Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na! Una ang umaga mo sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Mainit na balita ang ihahain ni na Alvin El Chico at Doris Bigonya sa Gising Pilipinas. Alas 6 ng umaga, back-to-back sa balitaan ang Teleradyo Serbisyo Balita. Kasama si nakabayang Noli De Castro at Joyce Balancho. Alas 7:30, tuloy ang serbisyo at talakayan sa kabayan. Kasama si kabayang Noli De Castro, alas 8. Hihimayin ni na Johnson Manaba at Joyce Balancho ang mga isyu sa Tinig ng Bayan. Alas 9, public service ang ibibida ni na Bernadette Sembrano at Winnie Cordero sa Tatak Servisyo. Alas 10:30, ang kukumpleto sa tanghalian mo. Ito ang bagong balita at serbisyong hatid ng Radyo 630 at Teleradyo Servisyo. Servisyo, ang puntahan ng bayan. Radyo 630, ito ang hitilan para sa mamamayan. Radyo 630, para sa mamamayan. Gusto mo bang malaman ang pinakabagong balita, issue, impormasyon, at syempre, meron pang serbisyo publiko? Tutok na sa Teleradyo Serbisyo. Patuloy na napapanood sa Sky Cable, Converge Vision Box, GSAP, Cable Link at CNET Cable. 183 cable providers nationwide. TFC, I Want TFC at sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel. Napakikinggan din sa Radyo 630 sa Mega Manila. Patuloy tayong maglilingkod, mga kaserbisyo. Saan ang punta natin? Doon po sa pwede tayong magbantay, magbalita at magserbisyo sa kapwa. Teleradyo Serbisyo, ang puntahan ng bayan. Gising na! Lika na! Gising-gising Pilipinas na! Oh, we're back! So, ayun na nga. Uy, so, teka. Dami natin na pag-usapan na naman habang commercial break. Pero amin-amin nilang muna ni Senator yun. Oy, Tito Chief, may babasahin ka, di ba? O mga kaserbisyo, good news ha. Hello, hello po sa mga nanonood po sa atin sa Teleradyo Serbisyo sa Sky Cable Channel 26 at sa Converge Vision Box, GSAT, Cable Link, Sinag at 183 cable providers sa buong bansa. Hello, hello po. Kape-kape. Morning, morning. Mm-hmm.
Bati ka sa ating mga ano? Oo, sa yan, mga TFC subscribers. Oo, magandang umaga po mula sa Pilipinas. Ah, naks naman na. Kung meron kayong gustong ibigay na mensahe sa amin o magpabati o kung ano man ang inyong magiging reaksyon sa mga pinag-uusapan natin ngayong umaga, maaari po kayong magpadala ng inyong mensahe sa ating Viber number 0919-278-3000 o kaya po ay i-follow din kami sa ating Facebook, Twitter at TikTok sa at Radyo sa Istrenta. Tayo ay live ngayon sa YouTube dito sa ating account, no? At Teleradyo Serbisyo. Tuloy-tuloy po yan. At syempre, napapakinggan po tayo sa Radyo sa EM Band, sa DWPM Radyo sa Istrenta sa Mega Manila. Yun. Kalma po ha, sa kalsada. Mahal na traffic na po kayo. So follow po tayo kanina sa breaking news. Nagkaroon nga po ng magnitude 5 na lindol sa Surigao del Sur kaninang ala 5:16 ng umaga. Nasa linya po natin ang telepono si Dr. Teresito Bacolcol, ang director po ng FIVOX, para bigyan po tayo ng karagdagang detalye. Director, magandang umaga po. Good morning, sir. Yes, good morning din po sa inyo, ma'am and sir. Mm-hmm. Sir, yung magnitude 5 na lindol sa Surigao del Sur, ano pong basa po natin sa mga datos po na nakukuha natin sa mga oras na to? Okay, so nagkaroon tayo ng magnitude 5.0 kanina, alas 5:16. Ang may lalim po ito na 28 kilometers. And ang pinakamataas na intensity na record po natin is intensity, na report sa amin is intensity 5. Sa may Lingig and hinatuan sa may Surigao del Sur. Tapos intensity 4 naman po sa Bislig City and intensity 3 naman sa may Boston, sa may Davao Oriental. And basically, this is still an aftershock of the magnitude 7.4 earthquake na last December 2, last year. So, tagal nun, sir. Yes, matagal talaga kasi medyo mataas kasi yung magnitude, 7.4. So as of now, nakapag-record na po kami halos mga 9,129 aftershocks from that earthquake last year. So kasama to sa aftershock last year. Hanggang kailan, director, na kumbaga magpo-produce ng mga aftershocks yung nangyaring lindol noong December? May hangganan po ba yan? May time frame po ba tayo? O kailan po natin masasabi ng isang lindol ay bagong paggalaw po doon sa area? Kapag sinasabi natin na bagong lindol, kapag again, malayo doon sa epicenter ng previous, and then may mga tinitingnan kami yung mga signatures ng lindol. If this is associated with the previous earthquake. Mm-hmm. And ito naman, we would still expect aftershocks, pero pakonti-konti na lang ito. From time to time, medyo may mataas, katulad dito, magnitude 5. Mm-hmm. Pero habang patagal ng patagal, pakonti ng pakonti, and palit ng palit yung magnitude. Oo. Sa mga nalista natin, Director, ito yung magnitude, no? Siyempre, nararamdamang lakas ng lindol, yung intensity. Ano po yung mga lugar na nakaramdam ng medyo malakas na pag-uga? Ang pinakamataas na intensity na na-report sa amin ay sa Surigao del Sur. Mm. So that is intensity 5. And intensity 4 naman sa may, Surigao del Sur sa Lingig and Hinatuan, and intensity 4 sa may Bislig City, and intensity 3 sa may Davao Oriental. Wala naman pong naiulat pa, walang ulat pang dumarating po sa inyong ahensya tungkol po sa mga damage or mga nasaktan po sa nangyaring aftershock? Wala pa kaming so far nakuhang reports na may nasugatan or may napinsala. Director, pag ganito ba, kasi kung ito po ay parang yun nga, series of aftershocks, meron po bang mga masasabi na mga delikadong istruktura kapag ganito na dapat iwasan natin? Yung mga structures na visibly damaged by the magnitude 7.4 earthquake last year. So ito, kaya ang nilagay namin dito sa bulletin namin, expecting damage, kasi nga nagkaroon na ng after ng malakas na paglindol last December, and yung mga structures na weakened or may mga damages last December 7
December last year, baka po totally madamage na with this strong aftershock. Ah, okay. Tapos sir, kailangan agad yung pag-inspeksyon sa mga structures na to at sa iba pa, sir? Yes, that's right. Kapag may mga damages, visible damages na napansin yung ating mga kababayan, huwag muna silang pumasok and then they have to consult their city engineers or municipal engineers and seek for their advice. Mm-hmm. Director, pag ganito ba, i-advise din po ba ninyo sa mga, yung mga ordinaryong bahay na i-check din yung kanila mga pader kung meron sila mga nakikitang cracks? Yes, that's right. Kailangan din po nilang tingnan muna nila yung mga bahay nila kung may mga visible cracks at bago po sila pumasok or manirahan doon ulit. So kung may mga visible cracks, again, as I've said, they have to consult their city or municipal engineers. Mm-mm. Yung isa pang punto, sir, kasi di ba lagi tayo meron tayong earthquake drill, tinuturuan yung mga bata at matanda mag-duck, cover, and hold. Yung iba, merong perception, sir, na ay hindi, aftershock na lang to, okay na to, wag na ako mag-duck, cover, and hold. Ano ang tamang attitude, sir, whether ito ay isang bagong earthquake o ito po ay aftershock? Kahit aftershock ito, mag-duck, cover, and hold pa rin sila, lalo na kapag may naramdaman silang malakas na pagyadig, then they have to do duck, cover, and hold regardless if it's aftershock or main shock. Mm-hmm, mm-hmm. So yun ang mga ano natin, sir, ang mga safe tips natin. Yes, that's right. Again, paalala natin kapag, sa ating mga kababayan, kapag may malakas na paglindol, may malakas na pagyanig, then they have to do the duck, cover, and hold. And kapag kapag wala na yung pagyanig, then they have to evacuate outside. Mm-hmm. Okay, sir, maraming salamat. Thank po. Thank you, sir, sa oras po ninyo. Opo, na ibinigay sa maraming inyo, salamat din po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. Thank you. Yan po si Dr. Teresito Bacolcol, ang director po ng FIVOX. Oh, ingat pa rin, ha? Yung duck, cover, and hold, Sen, ang laging paalala rin ng mga survival experts. Buksan po yung mata nyo habang nagda-duck kayo. Kasi para nakikita po ninyo yung kung may debris babagsak sa tabi nyo. Kasi di ba, ang kadalasan nga ay pag-duck, nakayuko, tapos nakatingin lang sa sahig. So, para kahit naka-duck, tingin-tingin, sipat-sipatin pa rin po yung mga nasa paligid nyo. Oo, tsaka yung mahirap sabihin, no, Tito Chief, pero di ba pilitin pa rin natin kumalma. Mm-hmm. At tsaka kung halimbawa may nagbabagsakan man dyan sa ano natin, talagang hindi mo maiwas. So magdadasal ka talaga. Pero habang nagdadasal ka, try po natin kumalma. Ah, yun ang word of the day talaga natin ngayon. Mm-hmm. Eh, no? Kalma. Paboritong word ni Camille yan. Eh. Kalma. Lagi niyang sinasayaw yan. Aha. Oo, mamaya sample ka, Camille. Wow, gusto ba natin ang ligtas? Speaking of kaligtasan, wala na akong pagseg dun sa ano. Nastuck ako dun sa kalma eh. Oo nga. O, para po kumalma ha, sa mga kalsada, gusto ba natin ang ligtas ang ating mga kaserbisyo sa kalsada? Makasama po natin this morning si Alex Baltazar para bigyan tayo ng tips para lahat tayo ay may safe trip. Alex? Safe trip, hatid ng Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo. Alex, where are you? Good morning, Alex. Hi, Jeff and Shay. Good morning. At syempre, magandang umaga sa ating mga kaserbisyo. Alam nyo, naka-shades pa talaga ako ngayon kasi feeling ko, bakasyon pa. Parang may hangover main pa ako. Character, pero, main character, ha? Oo, main character. May ganun talaga naka-shades. Para ano? Para may dating, di ba? Shala. Pero, kuha ka ng baston kasi, dyan. Manghihiram ako, teka lang, pero it's back to reality Monday na nga talaga. Kaya naman, payo ko doon, sabi mo nga, Chief Jeff, no? Doon sa mga feeling main character na kagaya ko. Eh naku, bumangon na kayo at syempre mag-ingat po kayo sa inyong biyahe pabalik dito sa Metro Manila. Wala po sa inyong mga probinsya, pero ayun na nga, no? I wonder, ilan kayang mga Petron gas stations ang nadaanan nyo doon sa biyahe nyo na napakahaba? Well, how I wish, no? Mabilang natin yan kasi sa dami ba naman ng Petron gas stations sa buong Pilipinas, I think it's safe to say, no? Na parang ikalawang tahanan na ng ating mga katsuper ang Petron. How I wish ma-explore pa natin ang iba pang Petron gas stations in the future. But for now, mga kaserbisyo, nandito kami ngayon sa Petron, just Dagom Makapagal Corner at sa Extension Barangay 76.
Pasay City. Siyempre, kasama pa rin natin ang Rebisco at ang Fudgy Bar na talaga paborito kong baunin. Eh. Ako, bata pa lang ako. No? Kaya dun sa mga pabalik niyan sa probinsya nila, eh, kung matatraffic man po, mabuti na meron kayong daladalang Rebisco at siyempre, Fudgy Bar. At ayun na nga, no? Pumunta lang kayo dito at magpadikit ng Radyo sa Estrenta sticker. Eh, meron na po kayong chance na mag-uwi ng 10,000 pesos sa ating weekly raffle. At bukod dyan, syempre, para sa ating grand raffle draw, pwede kayong mag-uwi 630,000 pesos inclusive of tax. Diba sana all? Kaya naman kung ako sa inyo, kung ikaw ay katsuper na kaservisyo, palagi kang nakikinig sa Radyo sa Estrenta, Teleradyo Servisyo, sumugod na dito sa Petron, just dado makapagal corner, EDSA Extension, Barangay 76, Pasay City. At syempre tuloy-tuloy pa rin ang pagmamahagi natin ng safe trip tips. At itong tip nga natin today, no, Jeff and Chef, makaservisyo, ay para naman sa mga mahilong magkarga ng mabibigat na gamit sa sasakyan nila, yung mga may excess baggage dyan. Pero hindi po ito hugot. Ito po talaga ay safe trip na maaari ninyo magamit kung kayo po ay babiyahe today. E naku, huwag po kayong mag-iwan, no, ng mga mabibigat na gamit sa inyong mga sasakyan. Dahil alam nyo ba, ang tip ko today ay kung gusto nyong makatipid sa gasolina, diesel, etc. at iba pa, eh, bawasan po natin yung laman, yung daladala nating mabibigat, hindi sa emosyon, hindi sa feelings, sa ating po mga sasakyan, no, para makatipid tayo. Kasi alam nyo pala, no, yung weight pala, eh, nakakadagdag din talaga sa konsumo ng gasolina. Kaya naman oras na para mag-declutter, lalo na, no, kung galing kayo nga sa probinsya, nagbakasyon kayo, eh, ialis na natin yung mga excess baggage na para tayo ay makatipid. At yan po ang ating safe trip tip for today. Bukas naman po, April 2, 2024, nasa Petron Commonwealth, Avenue Corner, Zuzuaregi Street, Matandang, Balara, Quezon City. Kita-kits ulit bukas mga kaservisyo. Ito po si Alex Baltazar. May tanong ako sa iyo bago ka umalis dyan, Alex. Ah, yes. Go ahead. Gusto ko lang malaman kung tinapatan mo ba yung role ni Jaiho. Ni Jaiho na siya mismo ang nagkakabit ng mga... Ang numero unong kabitera. Oo. Ikaw rin ba yan? Kaya nagpa-practicing ko, Tita Shea, kasi natatakot ako. Baka mamaya malukot-lukot ko yung sticker. Pero alam mo, it's a skill talaga na pwede matutunan. Yun naman yung maganda sa buhay, di ba? Kahit ano pwede nating matutunan basta may tsaga. Kaya yan ang pa-practicing ko. Pero sa ngayon, Ma'am Shea and Chief Jeff, ang ginagawa ko eh, kumikending ako habang may daladalang bola kasi meron din tayong pick and win raffle. Kasi din everyday kung saan pwede din sila mag-win dyan, 1,000 pesos. Baka mamaya may papating pero na, ka na rin dyan. Papakita ko sa inyo. Bigisang ko lang ayan na ayan ako. Ayan. Pero nagpapakabit. Sample lang ko na kaya ito. O, makabitera din pa. Ay, hello! Ako na po magpunas. Kailangan pala ginaganito mga kaservisyo para flawless, di ba? Ayan. Mm-hmm. Salamat naman kay kuya-kuya. Ayan. Magaling ako dyan magkabit. Siya po ang may-ari ng taxi. Village, di ba? Driver po ng taxi. At pinakabitan niya po ito dahil siya ay nakikinig, syempre, sa Radyo sa Estrenta. Ayan, kaya, good morning. Sugod good na kayo morning, dito mga kaservisyo. Ikaw ba ay nagpabola na? Oh, ayan naman. Oh. Ikaw ba? Ay, oo, kanina. Kanina na nagpabola na tayo. Commanding na tayo. Kaya energized na tayo. At nakapag-exercise na tayo ng konti dun sa kinig na yun. Ang dami nagawa ni Alex si Uma. Magsusumba pa yan mamaya. Buena mano. Tama, tama. Kung pwede nga lang talaga, pangawa ko yung bola, magpapasubo ako. Pero ayan po muna ang latest mula dito sa Petron Station. So just datong makapagang. Thank you, Alex. Thank you, Alex. Ingat sa pambobola dyan, ha. Kung may kabitera, pambobola. Hatid ng Radyo 630 at Teleradyo Servisyo. DTI Fair Trade Permit Number FTEB 187448 Series of 2024. Ayun nga, Tito Chief, matapos yung safe trip natin ngayon, pag-usapan naman natin, medyo seryoso yung pag-uusap natin ngayon. Ano? Ito, sure ako, hindi nang bobola to. Ay, oo. Very credible. Very credible. Oo, kasi di ba maraming nangyayari ngayon sa bansa natin. Hindi lang yun dito sa usapin sa West Philippine Sea. Pati yung inaabangan sa Senado na magiging ending o kahahantungan itong arrest order na inisyu nga ng Senado laban dito kay Kingdom of Jesus Christ, Pastor Apostle
Apolo, Kibuloy. So over the weekend, meron kasing ibinigay na bahagi na naging opinyon ng Korte Suprema. Mm-hmm. Itong ating dating mahistrado, no? So para mas malinawan natin to, kausapin natin, nasa linya ng ating telepono si dating Senior Associate Justice Antonio Carpio. Sir, good morning po. Sir, welcome, good morning. Po. Welcome po sa Gising Pilipinas. Good morning Pilipinas. Sa inyo. Good morning sa mga listeners natin. Mm-hmm. Justice, una, pakipaliwanag lang po. Meron po kayong ibinahagi na opinion dito kaya sa office po ni Senator Risa Ontiveros tungkol dito sa nire-raise ng kampo ni Kibuloy na karapatan niya na hindi mag-appear sa anumang Senate hearing dahil ito ay paglabag sa kanyang constitutional rights, ang sabi nga po. Sa punto po ninyo, Justice, pakipaliwanag nga po, hanggang saan ba ang kapangyarihan po ng Senado? May decision na ang Korte Suprema, no? Well settled na ito. Several decisions. Na pag sinapina ka ng Senado o Congress o committee na nila, you have to appear. No, hindi pwede sabihin mo na that will violate my constitutional right. That's premature. Dapat you must appear, obligado ka as a citizen, you have to appear. And pag tinanong ka, may tanong na requires an incriminating answer. Doon lang pwede na sasabihin mo na hindi ko sasagutin yan kasi that's, I invoke my right against self-incrimination. Kasi bago tanungin yung question, wala pa namang danger sa iyo. Wala pa namang self-incrimination. No? So, you have to attend. And then, pag inanong ka ng self-incriminating question, and that's the time you will say, no, I will not answer that. Mm-hmm. Justice, yan kasi yung madalas marinig sen sa mga hearing, mm-hmm, di ba? Sa mga formally, mm-hmm, panahon pa ni Jok-Jok Bolante, yan yung mga usually naririnig na I invoke my right pero to self-incrimination. If you remember, lahat sila sumipot. They attended the hearing because required yan eh. Opo. Sabi ng Supreme Court, that's the obligation of the citizen. Pag sinapina ka in a committee hearing in aid of legislation, you have to attend. Opo, pero Justice, pero pag tinanong ka ng question na call for a incriminating answer, mag-object ka na I invoke my right against self-incrimination. Doon lang. But before the question is asked, hindi mo alam kung merong self-incriminating question. Wala pa. So premature. Opo. Ang ginagamit po kasi na kung for the lack of term na alibi po ng kampo ni Kibuloy ay yung sinasabing sa privileged speech pa lang daw ni Senator Ontiveros ay nag-aakusa na at sinasabi po na guilty na wala man lang space para sabihin na allegedly, kundi guilty na raw doon sa kaso ng human trafficking, ang takbo po ng privileged speech. Tama po ba yon? Sapat na po ba yon na rason para sila ay patuloy na mag-refuse para mag-appear po sa Senate hearing? Sa tingin ko, hindi pa ano yon, hindi pa sapat yon. Kasi wala pa namang tinatanong sa kanya. Kasi ang right to against self-incrimination, you are being asked a question that will incriminate you. The answer will incriminate you. Mm-hmm. Wala pa namang ganyan, hindi pa umabot. Hindi niya naman alam na tatanungin yung question na yon pagdating sa hearing, no? Mm-hmm. Wala namang ganyan. So you cannot assume na tatanungin ka ng incriminating question and therefore hindi ka nasisipot. Mm-hmm. You can only ascertain that pag anduong ka na, pag tinanong ka na. Mm-hmm. And you cannot be forced to answer, no? Mm-hmm. So pwede mong dalhin sa Korte Suprema na itong tanong na ito calls for a self-incriminating answer, so you have a right to refuse. Mm-hmm. Hindi pwedeng before you appear, sasabihin mo na there's a question, mm-hmm, calling for a self-incriminating answer. Kumbaga, hindi pwede yun. Kailangan mo munang sumipot, Justice, para masabi mo yun. Yes. Mm-hmm. Paano yun? Kailangan sumipot at saka hintayin mo yung tanong. Oo. Kasi baka ang tanong harmless. Anong ilang taong ka na? Saan ka nakatira?
Mm-hmm. Wala namang incriminating doon. No? Incrimination dyan. Mm-hmm. Justice, paano natin babasahin yung kagaya ngayon? Last week, naghain na ng petisyon sa Korte Suprema yung abogado ni Kibuloy at kung may question sa proceedings. Kapag ganito po ba, pwede na nilang sabihin na o idahilan na ay may petisyon na kami sa Korte Suprema, hindi na kami dapat i-require na mag-appear? O pwede pa rin po? Pwede pa, yeah, that's one option. The Supreme Court, pwede sabihin ng Supreme Court, walang merit yan kasi may decision na yan. Or pwede rin i-take up ng Supreme Court. Nasa Supreme Court yan. So Justice, yeah, salamat sa siguro sa opinion po tungkol doon sa kay Pastor Kibuloy. Yaman din lamang, nandiyan na rin kayo, sir. Baka pwede namin kayong matanong din tungkol doon sa tinutukoy ni dating spokesperson Attorney Harry Roque na supposedly gentleman's agreement sa pagitan po ng China at dating Pangulong Duterte. Ano naman po masasabi niyo na supposedly may gentleman's agreement nga po na panatiliin yung BRP Sierra Madre doon sa West Philippine Sea at na hindi na po nasunod yun, kaya po nagkakaroon po ng mga girian ngayon doon sa area? Well, first of all, yung gentleman's agreement na hindi tayo magdala ng mga construction materials to repair BRP Sierra Madre, mali yun. Kasi everybody knows na magko-collapse na yung BRP Sierra Madre kasi antagal na yan, rusty na yung superstructure niyan. Anytime magko-collapse yan. Mm-hmm. Kaya kailangan i-repair natin. Yung pumayag si Duterte na hindi tayo mag-repair, eh, that's against our interest. Kasi anytime it can collapse eh. So pag inyo ang gusto ng China, mag-collapse, tapos wala na tayo. Eh, it's against our interest. Talagang dehado tayo sa gentleman's agreement na yan. Mm-hmm. Kasi ang ating intention, ang ating purpose is to continue the BRP Sierra Madre there. No? Matagal na yung pinagdebate ng within the government na i-ayusin, i-repair yan regularly para may outpost tayo. Kasi alam naman natin, pag wala tayo dyan, papasukan ng China yan. Mm-hmm. Yan naman ang dahilan bakit tayo nag-beach ng BRP Sierra Madre. No? Na madali yan. Kasi matagal naman mag-dredge, mag-create ng artificial island. No? Masisira pa yung coral. So the fastest and the safest was to beach the BRP Sierra Madre. Mm-hmm. And we have been there for a long time. Pero over time, nag-rusty na yan. Hindi na anytime that could collapse. Eh. So, mm-hmm. Very important na dapat i-repair natin. Eh, pumayag si Duterte na hindi i-repair. That mm-hmm. means magko-collapse yung BRP Sierra Madre. Mawawala tayo ng presence doon. Mm-hmm. So, yung agreement na yon against the national interest. Mm-hmm. Kung baga, baspabor, sir, sa China, ganun po ba? China, eh. Ganun po ba sinasabi niyo, sir? Ang China, mag-collapse na lang. Mm-hmm. Ang gusto ng China, wag natin i-repair para mag-collapse. Eh, pumayag si Duterte. Mm-hmm. Pag ganun ba, Justice, meron bang na-commit na kumbaga, liability as the chief executive o commander-in-chief si Duterte sa pag-enter dito sa gentleman's agreement na to? And does it hold any candle, sir, considering meron na nga pong arbitral ruling? Yun nga, pumayag siya, he entered into the gentleman's agreement na may ruling na, nasabi ng ruling, yung Ayungin Shoal, atin yan, part of our exclusive economic zone. Pag ganyan, we have the exclusive right to put up a structure there. Walang, hindi pwede maglagay ng struktura yung yung China. Hindi pwede tayo sabihin ng China na wag kayo magtayo ng structure dyan. Atin yun eh, in terms of exploiting the natural resources, no? That's within our exclusive economic zone. Pero pinaliwala niya yung arbitral award. Mm-hmm. Ayun ang ang problema lang, hindi na siya presidente, tingin ko, impeachable offense yan. Pero wala na, hindi wala. Ang penalty niyan, i-impeach ka. Kaya lang, wala na siya. Mm-hmm. Hindi na ma-impeach, no? So, pinamigay niya actually, pag sinabi niya, wag i-repair,
That means pinamigay niya. Kasi yun ang gusto ng China eh. Na huwag na i-repair, magko-collapse na lang. De, wala na tayong presence there. Kaya po ba parang humina tuloy yung ating pag-aari dun sa lugar na yon dahil dito sa so-called gentleman's agreement? Well, ang nangyari dyan, dapat na-repair na natin yan. Ngayon, mag-uumpisa pa tayo. Ngayon, hinihinto na tayo ng China kasi may agreement daw. Eh, yung agreement na yon, personal agreement ni Xi at saka Duterte yon. Mm-hmm. Hindi nga natin alam na may agreement, no? So, ngayon na lang lumabas yan. But the Marcos administration is not bound by that kasi gentlemen eh, hindi naman state to state. Philippine-China agreement. The agreement between two leaders lang, wala pang kasulatan, verbal lang, it will not bind the next administration, no? Kasi hindi naman in-announce yan, ngayon lang lumabas. Oo, lumabas. At marami pang kumikwestiyon kung nangyari nga ba talaga daw, Justice. Isa sa mga naging response after nga po ng kumbaga matatawag na palalang palala na mga insidente sa West Philippine Sea, mga nasisira po nating mga sasakyang pandagat dahil po sa pang water cannon ng China. E nagbuo nga po ng supposedly bagong maritime council itong si President Marcos. Ano pong masasabi niyo po dun sa bagong kilos po ng gobyerno, lalo't parang paulit-ulit na po kasi nangyayari itong mga insidenteng ito? Well, tama naman yung ginawa nila, yung bagong executive order para i-rationalize yung lahat na activity natin, no? Tama yon. That's a good start. Tama yon. Mm-hmm. May pwede pa ba tayong magawa, Justice, bukod sa pag-file syempre ng mga diplomatic protest? Kasi at least even yung mga experts would say na para nasa flashpoint na kumbaga itong nangyayari sa West Philippine Sea. What else can we do without syempre escalating to what everyone's trying to avoid? Well, yung pwede tayo mag-announce na magtayo tayo ng lighthouse, no? At saka Marine Research Center sa Higing Shoal. Kasi that's part of the right of the coastal state sa kanilang exclusive economic zone, no? Part of our exclusive economic zone yung Higing Shoal, pwede tayo magtayo ng lighthouse o Marine Research Center. Civilian yan. Itong BIP Sierra Madre, military yan eh. Outside the jurisdiction of UNCLOS yan. Mm-hmm. Kaya sa kaso natin, when we filed the case at the Hague, sinabi natin na dapat mag-rule yung tribunal na ang ginagawa ng China ay illegal. Pero ang sabi ng tribunal, military activity, wala kaming jurisdiction. So ang gagawin natin, gagawa tayo ng struktura doon na civilian, like lighthouse. And then magkaroon na ng jurisdiction yung tribunal. Pag hininto tayo ng China, punta tayo sa tribunal, saka sabihin natin, civilian structure yan, we have the exclusive right to put it there, hinihinto tayo ng China, so dapat mag-decide yung tribunal na illegal yung ginagawa ng China. Yun, pwede natin gawin yun. We will keep on piling the arbitral awards against China para yung other countries will support us. Katulad ng July 12, 2016 arbitral award, ang dami nang sumusuporta ngayon kasi yun ang gusto ng mundo eh, na walang i-resolve your dispute the legal way. Either negotiation, mediation, or finally, pag hindi kayo mag-agree, arbitration. Yun yung final. Nakalagay yan sa UN Charter na all disputes between states must be settled by peaceful means through negotiation, mediation, or finally arbitration. Kaya pumunta tayo sa The Hague, no? Ngayon, ang problema, yung BRP Sierra Madre, military vessel yan. Hindi yan within the jurisdiction. Outside yan ang jurisdiction ng UNCLOS Tribunal. So, dapat i-shift natin yung ating activity to civilian. Lighthouse. Hindi ba mahirap yun ang pwede. Justice, just last week, di ba, may mga reports na may mga scientists po tayo from UP Visayas, from BIFAR, na may mga ginagawa lang pong pag-aaral doon sa area. Pero sila po nag-report na may harassment din yung chopper ng China, di ba, na pinalipad malapit sa kanila. May mga nasugatan.
Kaya bang gawin yung ganyang plano, if ever, justice? Well, may ruling na yung ano na yung arbitral tribunal sa July 2016 ruling nila na yung Sandy Cay na yan, part of the territorial sea of Pag-asa, no, nag-rule na sila. So yun ang i-explain natin. Dapat ablay natin yung China sa International Court of Justice for violating our territorial integrity, kasi part of our territory yan. Of course, nasa China yan kasi that is a voluntary arbitration. We cannot compel China to submit itself to the jurisdiction of the ICJ. Mm-hmm. But that will show na we'll challenge China. Pag sa inyo yan, okay, let's go to ICJ. We voluntarily submit the issue to ICJ. Kanino ba yan? Sandy Cay na yan. China or sa Pilipinas? Mm-hmm. Pwede natin gawin yan. In fact, we challenge China. Lahat ng spot list, let's submit it to arbitration. Kasi we have all the documents, all the evidence na atin yan eh. Ang China, 1947 lang ang China nag-claim yan sa 1947 handbook ng China. Before 1947, hindi naman claim ng China ang spot list eh. Mm-hmm. They first claimed it in 1947. Eh tayo, Spanish time pa, claim na natin yan. At saka nasa mapa na yan ng Pedro Murillo Velarde map na 1734. Saka yung the last map of Spain, of Philippine territory, yung 1875 Carta General, andun din, klaro, nakalagay pa yung mga depth sounding eh. Mm-hmm. May pangalan. Andiyan na yung Tito, andiyan na yung Loita. Mm-hmm. Kompleto yan eh. So we have all the evidence. So i-challenge natin to submit it to voluntary arbitration. Of course, China will refuse. Pero that will show to the world na tayo, we are standing by our claim. We are ready to prove our claim. Mm-hmm. Yung China, ayaw. Takot sila i-submit to arbitration kasi wala silang pinagawakan eh. Mm-mm. Justice, huling punto lang po bago po namin kayo pakawalan ngayong umaga. Sa mga ordinaryong Pilipino, kasi very aggressive din po ngayon yung pagpapalabas ng China ng mga sabi nga natin, mga maling impormasyon, ano, mga fake news. Anong pwedeng ipaalala ninyo sa mga ordinaryong Pilipino para kahit papano makatulong sa ating gobyerno sa maliit na paraan man o malaki para ipaglaban itong ating teritoryo nga dito sa issue ng West pati Philippine yung Sea. Mga, dagdag ko lang din, Sen, pati yung mga journalists na nagko-cover sa West Philippine Sea ay iniipit na sinasabi na bahagi ng propaganda ginagawa umano ng Pilipinas. Mm-mm. Well, ang dami na sa ano sa YouTube, madami akong lecture dyan. Yung iba din, madaming lecture. Panurin nila. Kasi klarong-klaro naman, linabas namin yung mga evidence natin. Bakit why we claim the spot list, no? Andun lahat eh. Wala namang, hindi naman ma-refute ng China. Wala namang silang pakita. Yung 10 dash line lang. Eh, sinabi na ng arbitral tribunal, that's very recent, 1940. Wala namang, hindi naman 2,000 years ago yung 10 dash line, 9 dash line eh. Mm-hmm. 1947 lang yan eh. So, iamunin natin ng China na let's submit it to voluntary arbitration. Saka yung mga journalists natin, they can always watch the YouTube lectures, no? Andun naman eh. Mm-hmm. Okay, Justice, maraming salamat po. Ah. Hanggang sa muli po, Justice. Maraming salamat rin. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga po. Good morning. At ingat po kayo. Opo, yan po. Yan po si former Senior Associate Justice Antonio Carpio. Mm-hmm. Sana may tatlong oras pa tayo, no, para kausapin kasi talagang syempre kabisado ni Justice yung issue ng West Philippine Sea. Mm-hmm. Tito Chief, nakapag-cover ka ba nung mga lecture niya nung one of those lectures? Hindi, pero nakita ko syempre yung mga balita coming out of those lectures. Yung pinapakita niya pa yung mga mapa, di ba? Oo, ang galing mm-hmm. nung ano niya, masyadong malinaw. Kumbaga sa kahit si Aling Barang at si Mang Canor, pag nakinig sa kanya,
pakinggan lang siya, maiintindihan talaga kung ano tong, kasi marami pa rin sa atin, hindi naman ganun kakabisado naiintindihan. Kung bakit napakahalaga ng ginagawa ngayon. O, yaman din lamang, nabanggit na ni Senator Sherry Ann Torres, si Aling Barang at si Mang Canor. Baka may bumoto sa atin. Wait lang po ha. Chill po muna kayo, magko-commercial kami, magbabalik po ang Gising Pilipinas. Pilipinas. Gising na! Gising na! Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na! For the win ang mornings dito sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Mas maaga tayong babangon, maglilingkod at magbabalita. Kaya buksan na ang mga radyo at telebisyon, mga kaserbisyo. Igisingin ka ng pinakamainit na mga balita mula alas 4 ng umaga. Hatid ng Radyo 630 Balita, Lunes hanggang Biyernes. Pagdating naman ng alas 4 ng Sabado, sama-sama nating ibibida ang mga kwento mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Hatid yan ng Yan Tayo. At pagsapit naman ng alas 4 ng Linggo, mag-relax at salubungin ang saya ng araw kasama ang mga kwento at impormasyon hatid ng Sunny Side Up. Kaya san ka pa, forever ang saya kapag nakatuto ka sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. May malalapitan, hello friend, masasandalan, maaasahan at karamay sa oras ng pangangailangan. Andito sina Ate P, Bernadette Sembrano. Kapiling po natin ang ating mga serbisyo squad, tutulong at kakalinga. At Tita Winnie Cordero. At nabalang magbibigay sa inyo ng kwentuhang puno ng inspirasyon para maghatid ng tulong sa Tatak Serbisyo. Lunes hanggang Biyernes, alas 10:30 ng umaga sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Ang katuwang mo sa bawat hamon. Alamin natin mabuti kung anong paraan na gagawin. Handang magbigay ng lakas. Pagpadala ng video o picture ng inyong mga napapansin sa paligid nating bansa. At tulong sa bawat Pilipino. Anytime sana ay matulungan natin. Ang boses na pinagkakatiwalaan ng bayan. Kabayang Noli De Castro. Araw-araw sa Kabayan. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Saan ang punta natin? Eh di doon tayo kung saan marami tayo matututunang impormasyon. Eh saan pa kundi doon sa pwede nating pag-usapan ang mga napapanahong issue na dapat pakinggan. Teleradyo Serbisyo, ang puntahan ng bayan. Gising! 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 Pilipinas na! Nababalik po ang Gising Pilipinas. Magandang morning po sa mga kakagising lang at hello-hello po sa mga nakikinig at nasa kalsada papasok ng kanilang trabaho, yung mga papunta sa school. Hello-hello. Mm-hmm. Mga trabaho na medyo mainit na ang ulo. Kalma lang po. Ito po yung ratsyado ng mga balita ngayong 7:11 ng umaga. Sa Davao del Norte, nalunod ang 16 anyos na binatilyo sa ilog sa Barangay New Malitbog sa Panabo City. Nagpipiknik sa lugar ang pamilya ng binatilyo nang magpaalam sa magulang ang biktima na magsuswimming sa ilog kasama ang mga pinsan. Biglang nawala ang binatilyo kahit humingi ng tulong sa mga naka-standby na rescue worker ang pamilya nito. Tumagal ng 2 oras bago na-recover ang labi ng biktima. Samantala, pinaiimbestigahan sa kamara ang konstruksyon at operasyon ng Captain's Peak Garden and Resort sa paanan ng Chocolate Hills sa Sagbayan, Bohol. Inihain sa House of Representatives ang House Resolution 1652 na humihiling sa House Committee on Natural Resources na imbestigahan ang issue lalo't nakakuha umano ng permit mula sa DNR at Sagbayan LGU ang may-ari ng resort. Nagtataka ang mga kongresista na nakakuha ng permit mula sa LGU ang may-ari ng Captain's Peak kahit wala itong Environmental Compliance Certificate at inaprubahan umano ng Protected Areas Management Board ng DNR ang pagpapatayo nito. Dagdag pa ng mga mambabatas, nakakabahala na nakalulusot o nakakalusot ang pagpapatayo ng istruktura sa kilalang tourist attraction na Chocolate Hills at posibleng nalulusutan ang proseso sa pag-i-issue ng permit, ECC at lisensya. Dapat anilang maprotektahan ang isa sa mga yaman ng Pilipinas na kinilala bilang Natural Monuments at UNESCO Heritage Sites.
Si RJ Cruz, parang magiging abala, ha? Mm-mm. Ikaw din pala. Hindi naman. Hindi na slide lang. Slide mga nagko-cover ng House at Senate, hello. Sa ibang balita, balik normal na pong operasyon sa emergency unit ng Philippine General Hospital matapos ang sunog noong isang linggo. Sinabi ni PGH Director Dr. Gerardo Legazpi na nilimitahan ang operasyon ng emergency unit dahil po sa insidente. Malito bahagi lang umano ng gusali ang naapektuhan pero naabo ang mga kopya ng medicinal research ng ospital. Tinatayang aabot sa 1,000,000 piso ang halaga ng pinsala. Lumalabas naman sa investigasyon na posibleng sa kuryente nagmula ang sunog dahil sa mga lumang wiring kaya inirekomenda ng Bureau of Fire Protection ang pagpapalit ng mga kable. Ito naman, doble yung penitensya. Sa Pampanga, away pamilya o personal na alitan ang posibleng motibo sa pambubugbog ng dalawang lalaki sa kanilang 24 anyos na pinsan habang nagpepenitensya sa Angeles City noong Biyernes Santo. Naghahampas sa sarili si Christian Ivan Pintoy sa tapat ng simbahan nang sapakin at hambalusin ng 2x2 na mga suspect. Isinugod sa pagamutan ng biktima matapos mahilo dahil sa pambubugbog. Sumuko sa mga pulis ang isa sa mga suspect na mahaharap sa reklamong frustrated murder. Grabe yun, ha? Ay, grabe, grabe. Tutin natin kung grabe din ba ang sitwasyon sa mga provincial bus terminals sa Cubao, Quezon City. Puntahan po natin si Nico Bagsik. Nico, magandang morning. Morning, Nico. Chief at Che, dito sa ilang mga bus terminal sa Cubao kung saan karamihan ng mga biyahe ng bus mula probinsa sa Norte, Bicol at Central Luzon, matumal pa ang dating ng mga pasahero sa mga oras na ito. Sa bus terminal ng Bicol, halos walang pasahero at puno na ang terminal nila ng mga nakaparadang mga bus. Ayon sa security guard, dumating na kagabi ang dagsa ng mga pasahero at hindi na nila inaasahan ang madami mga biyahero mula probinsya ngayong araw. Sa mga bus terminal naman mula Norte, tulad ng Pangasinan, Ilocos at Baguio, bagaman dumagsa na kahapon ang mga pasahero, inaasahan nila ang dami ng mga biyahero sa scheduled arrival ng mga bus mula iba't ibang probinsya sa Norte bago magtanghalian. Patuloy naman ang dating ng mga pasahero sa mga biyahe mula iba't ibang probinsya sa Central Luzon tulad ng Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija at Bataan sa ilang mga bus terminal dito. Ang ibang mga pasahero na nakausap ko, diretso na papasok sa trabaho ngayong umaga, dala ang malalaking bag nila dahil sinulit ang bakasyon kahapon Easter Sunday. Ang ilan naman nahihirapan na sumakay pagbaba ng bus dahil sa matinding traffic na nararanasan ngayon dito sa bahagi ng EDSA. Kaya meron pang magpapamilya na napilitan ng maglakad na lang para sumakay sa MRT Cubao at bus carousel stations at jeepney terminals na malapit dito sa mga bus terminals, pabalik ng kanilang mga bahay at trabaho dito sa Metro Manila. Yan ngayon ang sitwasyon dito sa ilang mga bus terminals sa Cubao, Quezon City. Balik sa inyo. So Nico, kailan expected dyan sa mga terminal nakakalma na yung mga sitwasyon? Kasi sabi ng PITX kanina, ngayong umaga marami pang naghahabol. Dyan sa Cubao, may time frame ba kung ano mga inaasahan ng mga nag-ooperate dyan? Yung doon sa galing norte, ano, tulad ng Baguio, Pangasinan at Ilocos, around mga 10 a.m. nila ini-expect, ano, kasi magkakasunod daw at halos magkakasabay na dadating yung mga biyahe ng bus dito sa kanilang terminal. Pero yung dito sa Bicol, medyo kalmado na siya dahil nga dumagsana daw kagabi yung talagang pinakamaraming pasahero nila. Kaya ngayon ay halos wala ng mga pasahero na dumadating dito sa kanilang terminal. Alright, yung mga galing Baguio, sinagad talaga yung kanilang biyahe, no? Oo. Mga namilipas ang pasalubong. Bababao ng ng lamig. At siyang strawberry. Strawberry talaga. Nico, ikaw, saan ka nag-Holy Week? Nico? Sa probinsya, siyempre, sa probinsya. Bumuwi ako ng probinsya sa Bulacan. So dahil galing ka sa Bulacan, binaon mo pa uwi? Balita ko, masarap ang chicharon doon. Mm-mm. Nako, nakaka-high blood yung chicharon, kaya hindi na ako bumili. Low blood kami dito, low blood. Oh, ikaw yun. Eh, paano
kaming hindi paano naman? Paano kami dito? Wala na, nakaano na ako, nakabalik na ako dito sa Maynila. Hindi kayo nagsabi. Hindi kayo nagsabi. Grabe, victim blaming. Kasalanan pa namin na hindi kami nagsabi. Amin, nyo to. Magre-reklamo on air. Nico, thank you. Ingat sa pag-iikot kayong araw. Thanks, Nico. Thank you. Yan po si Nico Bagsik. Tignan natin yung mga galing NLEX, SETEX, yung mga nagsiuya ng Norte pabalik ng Metro Manila. Mm-hmm. Abay. Alamin natin kung high blood to. Ito din natin kung makakapag-chicharon pa mga nagmamaneho. Puntahan po natin si Sir Robin Ignacio, ang Head po ng Traffic Operations Department ng NLEX at SETEX. Sir Robin, maganda morning. Morning, sir. Good morning po. Good morning po. Good morning din po sa ating mga taga-subaybay ng Teleradyo. Mm-hmm. Sir Robin, kailangan pa bang tanungin kung traffic ngayong umaga? Oo, Sir Jeff. Actually, itong pa-southbound natin, though every Monday meron naman po tayong ganitong volume, pero maaaring mas marami po kasi may mga nakasabay pa po siguro na hindi pa po umuwi nung Sabado or kahapon. So kami naman po ay nagpa-implement kaagad-agad ng maaga pa lang yung counter flow natin mula may Kawayan area hanggang dito sa approach na ng tapat ng Balintawak Toll Plaza para mapabilis po natin yung daloy ng traffic ng papasok ng Metro Manila. Saan po may build up ngayon, Sir Robby, sa mga oras na to? Opo, dito sa southbound po natin mula Marilao area hanggang Balintawak. Yun nga po yung nabanggit ko po na meron din po tayong zipper lane or yung counter flow mula pa po kaninang around 5 a.m. Mm-hmm. Yung mga numero nakikita natin si Robin over the weekend, for example, may mga balita na nung Sabado pa lang po ng gabi talagang nagkakatrapik-trapik na. Nakikita po ba natin yun sa mga datos natin na parang nag-space out kumbaga yung mga tao kasi yung iba, di ba kanya-kanyang strategiya, Sabado pa lang uuwi na para hindi makisabay, yung problema lahat may sariling parehong ideya. Kaya nagkasabay-sabay din. Yes, sir. Actually, sir, tama po kayo. Sabado pa lang yun naman po yung ating mga binibigay na information sa mga kababayan natin previous Holy Week. Ganun po lagi. Sabado, meron na pong bumabalik pero mas marami pa rin po yung Linggo, yung balikan po ng Metro Manila. Pero in fairness po, medyo mas maaga po, mas marami na po yung dumadaan. Pero sa dami po siguro talaga ngayon, dahil halos taon-taon, dumadami naman po yung dumadaan po sa expressway. So ganun pa rin po na meron po tayong pag-congest. Pero sa kagandahan po, hindi naman po natin nararanasan na yung talagang sobrang haba ng pagpila or sobrang bagal na ng daloy ng traffic po natin. At kami naman po ay, yun po, medyo mabilis na po kami magpa-implement ng mga counter flow kung kinakailangan, kung allowed po dun sa kabilang direksyon. So, yun po, nakakatulong po yung pagpapa-implement po namin ng mga counter flow at mabilis ang pag-clear po ng mga insidente po natin. Sir Robin, wala naman na itatala ng mga aksidente sa kahabaan po ng NLEX at SETEX po? Opo, as of now, wala po tayong na mo-monitor. Pero itong nagdaan na mga araw po ng pagbiyahe po mula pa po noong Miyerkules din, meron din po tayo pero in fairness po, mga minor lang po yung mga nangyari nating mga accidents. So mabilis po silang nakiklear at wala pong karamihan po, halos karamihan po ay wala pong injured. So mabilis po natin nakiklear. Ganun din po yung pag-i-implement po namin ng free towing na po. Mm-hmm. Hanggang sa nearest exit ng mga class 1. So nakatulong po yun para mabilis po nating i-clear yung mga insidente. Mm-hmm. Sir, itong nakikita namin na build up, ano ba ito, Tito Chi, Valenzuela ba ito? Sa gitna pa. Volume ba ito? Yes, ma'am. Volume po yan. Halos every Monday po yung southbound. Normal naman na ganyan. Oo. Mm-hmm. Opo, mula po Marilao area hanggang Balintawak. So nasa gitna na po yung Valenzuela. Mm-hmm. Pero yun po, maaring mas marami po ngayon dahil nga po yung mga iba pang nagbakasyon, baka ngayon lang po lumuluwas. So nakasabay po sila ng ating mga papasok ng opisina. Pero yung by observation, majority ngayon, ano nga yung tawag doon sa sticker po ng NLEX? Yung RFID. Yung RFID. Ngayon, majority ng mga bumabiyahe po dyan ngayon, naka-RFID na rin, kaya mas mabilis na yung daloy ng traffic ko. Tama po, Ma'am Sharon. More than 80% na po yung mga tumadaan dito sa NLEX at SETEX na RFID na. Kaya po yung dati nung pagkaganyang Holy Week na po na mga kilometers yung ating queuing, hindi naman na po natin nararanasan po ngayon dahil talagang
totoo naman po na mas mabilis po ang dali ng sa cash lane na lang sa Robin. Mm-hmm. Cash lane na lang. Opo, yun pong cash lane talaga humahaba po at minsan yun nga po yung nakakaarang pa sa mga naka-FID. Pero namamanage naman po natin kaya po kahit tumataas po yung volume po natin, hindi na po ganun kasing haba ng mga nagdaang taon. Mm-hmm. Saka yung mga nakalimot sa Robin na magpa-load, no? Yes, sir. At saka yung may problema na rin yung sticker nila. Kaya po, ina-advise namin, sir, na pagka nakaramdam sila na hindi po nababasa kaagad, mapatingnan na po nila at baka kinakailangan palitan. Kasi ako mismo po, na-proof ko po yun na pag hindi nababasa, yun may defect na po yung sticker, so kailangan palitan. Libre naman po ito. Libre. So, para hindi na po maabala, o para hindi na po maabala, magpapalit na po ng sticker pagka ganyan nagpaparamdam na hindi nababasa kaagad. Kasi kumukuha din ng oras si sir yung ilalabas. Hanap mo pa yung card mo, ilalabas mo para i-scan manually yung card. Pero no? Yun po, tama po yun. Kung talagang hindi pa naman po nila napapatingnan na wala pa silang pagkakataon, kaya may option po na yung card, hindi kasi nababasa yung sticker. So pwede yung card po. Pero yun nga po, medyo abala, mas mainam na po siguro na papalitan na po yung card pagka ganun. I mean yung sticker pagka ganun na hindi na po nababasa. Eh pag ganun, Sir Robin, saan sila pupunta? Opo, meron kami dito sa lahat ng papasok sa NLEX, meron po dito sa Balintawak, may Mindanao, sa Connector Road. Pwede din po nilang i-visit yung www.easytrip.ph po. Ano? Nandun po yung kompletong listahan po kung saan sila mas convenient na magpa-sticker or magpapalit ng kanilang sticker. Kasi ang laging takot, di ba? Ay, naku, sira na pag pinapalitan ko, baka may bayad. Bayad na naman, gastos na naman. Wala po. Tapos yung balance po nila, ma'am, automatic naman natatransfer dun sa bagong RFID sticker nila. So same account, kumbaga, si Robin, no? Yes po. Wala nang requirement yun, sir. Basta dalin lang wala yung sasakyan. Wala na po, replacement na lang po. Pag pinagbayad ako, si Robin, papakita ko picture nyo, ha? At yung video. At yung video. Sabi ni Sir Robin, ha? Yes, sir. Thank you, ha? At sana po huwag kayong ma-stress kayong umaga sa traffic, ha? Thank ingat you, sir. Si Robin. Yes, magandang umaga po. Yan po si Robin Ignacio, ang head ng Traffic Operations Department ng NLEX at Esitex. Ayan. Ito. Ito, Chief. Gusto pati mo ba Ana, magbasa? Kasi... may ayaw mong makausap eh. Dahil nandiyan ang si Kabayan. Bawal tayo mag-OT, di ba? Baka si Kabayan pa magbayad ng ating overtime pay. Yes. Mm-hmm. Unahin ko muna si Ma'am Lina Ho. Gising Pilipinas, good morning. Happy Easter and happy first day of April, Sir Jeff Canoy and Ma'am Sharian Torres. Watching and listening your program from Lina Ho, Plaridel, Bulacan. Malamang si Tita Lina Ho na high blood yan yung ano, no? Kahapon nung nawala yung ito. Bakit ka nang sumisenyas? Ayun pala mo. May ganyan siyang senyas eh. Akala ko, sabi niya, nag-iisa ka, Jeff Canoy. Bukas. Nakalimutan isang dalire. Oy, magbabalik po bago tayo bumati pa ng iba ng mga nagpadala ng mensahe. Magbabalik po ang Gising Pilipinas! Gising Pilipinas na! Sa kalsada lang ang tingin na para sure na safe ang trip mo. Ayon kasi sa pag-aaral ng Metro Manila Accident Recording and Analysis System, isa sa mga pangunahing sanhi ng aksidente sa kalsada ay ang human error. Kaya bago bumiyahe, siguraduhin kumpleto ang tulog. At bawal uminom ha, magsalamin din kung malabo ang mata. At kung may sakit na maaaring maging sanhi ng kawalan ng kontrol sa manibela, ay mas maiging huwag magmaneho. Tandaan ang tips na ito para kapag nasa kalsada, lagi tayong may safe trip. Pulsuhan ang reaksyon ng bayan. Naku, isa pa sa hindi matapos-tapos na usapin, matatalakay natin yan. Sa mga issue at impormasyong nakaapekto sa bawat Pilipino. Eh baka ang maipromote natin yung controversial na Pilipinas, halip na tayo dagsain ng turista, hindi tayo puntahan. Dito sa Pintig ng Bayan, kasama sina Johnson Manaba at Joyce Balancho, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng umaga, sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630.
May mga katanungan ka bang legal? Dahil hindi mo alam yung batas, hindi mo alam na dapat meron ito. Kailangan talaga ng pansin. Ilapit mo na yan dito sa Hello Attorney. Ipadala lang ang inyong tanong, mensahe at concern sa Viber 0919-278-3000. At sasagutin natin dito yan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Saan ang punta natin? Ah, edi sa himpilan kung saan maraming makukuhang tips na kailangan ng family. Doon sa napapakinggan ang kwento ng pagtutulungan at kabutihan. Teleradyo Serbisyo, ang puntahan ng bayan. Mga balita at impormasyon, unang ihahain sa'yo na Teleradyo Serbisyo Balita. Kasama sina Kabayan Noli Di Castro at Joyce Balancho. Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 ng umaga sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Gising na! Lika na! Gising-gising Pilipinas na! Nagbabalik po ang Gising Pilipinas. Rituloy po natin ang batian bago tayo maubusan ng mga minuto. Si LC Balion Florentine, good morning Gising Pilipinas. Happy Easter, Sherian and Tito Jeff. Mm-mm. Ano, nakalunok ka na ba? Oo. kumain kasi ng pandesal dito. Uy, si Ma'am Dulce, sabi niya, happy Easter nga daw sa atin. Good to see you both on a good morning. Monday morning. Well said po, Justice Antonio Carpio. Dapat kinukonsulta kayo ni PBBM with regards sa WPS. Tinatanong niya actually, first time daw ba natin na magkasama habang sa isang programa? Mm. Oo. Parang ilan na? Third time. Nagsama tayo before. Mga, oo, special coverage. Oo, mga 1947 pa ata yun. O, mga December yun. Tandang-tanda. Pero pa sulpot-sulpot lang. Hindi tayo regular na nagsasama. Mm-hmm. Pang special appearance lang po kami. Ibig sabihin, pag wala na mahugot. Wala na. Pag wala nang makalabit dyan. Oo. Pero yung hugot. Ganitong huntaan namin ni Senator, madalas nangyayari. Opo. Yun nga lang, bawal ma-ere yung mga ganun. Louis Basco, happy Monday morning po sa handsome Tito Jeff and beautiful Mom Sherry Ann. Ang bola pa si Louis Basco, umaga-umaga. Listening po habang nagkakape at hot malunggay pandesal from Valenzuela City. Healthy. Ulit, eto si Ma'am Dulce Orate. Good morning, Ma'am Sherry Ann at Tito Jeff. Kayo pala, mga dakilang kahalili ni na Doris at Alvin. Good to see you together. Mm-hmm. Ano po ngayon? Taong bahay lang mo. Mm-hmm. Si Lucy, magandang umaga sa Tambalang, Jeff at Sherry Ann. Mm-hmm. Paano ba? Jerry Ann ba yun? Jerry Ann. Pwede Jerry rin. Ay, nako. O, paano? Mm-hmm. Ano na? Naabangan nyo. Nandito na, babalik na. May pasalubong kaya yung ano? Yun nga. Iniintay ko nga rin pumasok kasi nakikita ko siya sa pag nanonood ako. Nakikipagkwentuhan dito tapos nag-aabot ng pagkain. Ah. Bakit sa atin? Bakit walang inaabot na? Oo nga. Baka malakihan yung iaabot sa atin na pasalubong. Kaya medyo na, dilena. Okay, tamo, may dalang broadband. Yun ang pasalubong. Oh. Ay, sila si Cubs. Oo, ayan na. O, paano? Oy, susunod po asa. Susunod na po ang Teleradyo Serbisyo Balita with nag-iisang kabayan at Joyce Balancho. Wag po kayong bibitiwa. Tutok lang po dito sa Teleradyo Serbisyo. Ako po si Jeff Canoy. Good morning po. Ako po si Sherry Ann Torres. Thank you so much. Ingat.